Hello, welcome back to my YouTube channel. It's me, Ronel Bantayaw, and today ay mayroon naman akong i-share sa inyong videos ngayon. Ayan, gagawa tayo ng maglalagay ng branding watermark. Kilala kong kaliskis mo, oy. Sa ating videos. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe and i-click mo na rin yung notification bell para updated ka dun sa mga video ko na pinagawang tutorial sa YouTube. So kaya naman huwag natin patagalin to at mag-intro na tayo. Hello! Welcome to my channel! So yung hindi pa nakakita ng branding watermark, ayan po siya. Yan. Then yung parang logo na kasama dun sa ating video sa bandang gilid na makikita nyo guys. So ayan yan guys, pwede i-click ng ating viewers once na gusto nyo mag-subscribe. Bakit nga ba mahalaga ang branding watermark? So yung branding watermark guys ay ito ay nag-i-encourage na ating viewers para i-subscribe yung ating channel. At ang hindi pa nakakaalam na ang branding watermark guy ay hindi ito available sa mga made for kids na video. So kung gusto mong malaman kung paano tayo gumawa ng branding watermark, just keep on watching. A few moments later. Yan guys, nandito tayo sa aking recording at make sure mayroon na kayong dinownload na PixArt. Ayan, dali lang i-download yan sa Play Store yan guys. So yung ating pupuntahan yung una, PixArt. Ayan. So dito tayo gagawa ng ating branding watermark. So ayan, i-click lang natin itong plus ibaba. Ayun. So, ayan. Kikita nyo guys, mayroon na akong ginawa ditong branding watermark. So, ayan. So, ano lang tayo dito. Baba tayo sa baba. Ayan. So, una natin gagawin yung color background. So, need natin itong background na to guys, yung kanyang recommend to ni YouTube transparent background. So nandito tayo sa color background, i-click natin siya. So ito lahat guys, pwede naman itong gamitin yung mga color na ito, pero ito yung recommend ni YouTube na transparent. Kung i-click na natin transparent. So ayan, so ito yung transparent niya. At pagkatapos nito guys, make sure na ano siya, minimum of 150 by 150 pixel. So i-try natin siya, dapat i-click natin itong tools, then i-resize natin siya. Resize. So yan, tahin natin to, kailangan 150 lang siya, 150. So width niya, ang width niya is 150, yung height niya is 150. So yan, so ngayon guys, hindi tayo dito sa ating photo, maglalagay tayo ng photo natin, picture natin dito. There is na photo. Ayun, mag-a-add tayo ng photo natin, no? Picture. Ayun, so akin meron ako nagawa diyan kanina. Yan yung mga pinagagawa ko. So mag-a-add tayo. Ayun, so hanap tayo dito. Ito yung picture ko kasi. Click lang natin, then i-add natin yan. So
Ayan, so mayroon siya dito. So ayan din, palalakihin ko lang to guys. Ayan, so ayan, okay na siyang ganyan. And then hanapin natin yung shape. Okay, itong shape na lang natin. Shape natin siya. So ayan, bilog. Ayan, so so ayan guys, then i-save na natin siya, i-save. So ayan, meron tayong picture dito, naka-add na siya. So pwede natin yung palakihin. So ayan. And then lagyan natin ng medyo ito, medyo i-adjust yung picture, pero naka 100 na siya, no. Hanap tayo ng ano, border natin para ayan, pili lang kayo ng ano yan guys, ayan. Ayan, lalagyan natin yan, pili kayo yung color, kung gusto nyo yung color dyan. Ayan, red. Pipili lang kayo. So, ayan, may red na ako dito. Ayan, check nyo lang guys. Wala. Check nyo yan. So, ayan. Meron na tayong picture at maglagay tayo dito ng hanapin lang natin tong text. Ayan, yung text pala. So, pwede kayo maglagay dyan ng subscribe. Subscribe. Check nyo lang yan. So, ayan. May nakalagay na dito. Subscribe. So, pwede nyo natin lakihan yan. So, ayan. And then, lagyan natin ng color. Ang gusto nyo lalagay dyan. So, ayan. Maganda yung red. And then, i-save. Check na yan. So, ayan. May nakalagay na siyang ano. Then, lagyan natin ng border. Ayan. So ayan guys, meron na tayong branding watermark. Creative lang kayo guys, gumawa ng branding watermark. So ayan, pwede natin yung i-save guys. Meron na tayong nagawa, ayan. Ganyan lang guys, kasimple. Pwede kayo mag-create pa dyan ng mas maganda sa inyo. Ito yung nagawa natin. Back na tayo. Naka-save na siya doon. Ayan. So, yun lang guys na nagawa natin. Meron na tayo dito ng subscribe. Pero, kulang siya ng R. Example lang yan. Kung kayo guys, pwede kayo mag-create dyan. Maghanap kayo dito. Subscribe button. Ayan. So, lalabas na yan mga subscribe button dito. Stickers. Ayan. So, yan guys. May mga kuwan na dito pwede nyo gamitin. Mag-create lang kayo guys. Ayan. So, pagkatapos nyo guys, back na tayo. Punta tayo doon sa ating YouTube.
And then Google tayo sa Chrome. Then i-click natin yung mag-write tayo ng YouTube. So yan, youtube.com. Then ilalagay natin yung ating ginawang branding watermark. So i-click lang natin itong icon, itong aking picture. Then your channel. So then manage video. So ayan. Hintayin lang natin, guys. Medyo mabagal yung aking internet. So yun, guys, pagkatapos niyan, punta tayo dito sa gilid. Makikita yung sign dollar sa baba niyan. I-click nyo lang yan. Ayan, i-click lang natin siya. Customization. Ayan. So yung bagong feature ni YouTube, kung saan makikita yung ating branding. Ayan. So ito na yun, guys. Layout, branding, basic info. Ito yung branding na ipuntahan natin. So ayan. So ayan, guys. Ayan. Makikita nyo, guys, yung aking video watermark. Meron ako nilagay dyan, pero yun, delete ko lang siya. So magpapalit ulit ako. Ayan, lagyan natin ng so ito, guys, meron siya nakalagay dito, no, an image that 150 by 150 pixel recommended. Ayan, yung recommend ni YouTube, use a PNG GIF, no animation, BMP file that, ayan, need lang ng 1 MB or less. Yun lang siya. So i-upload natin to. Click yung upload, then ilagay natin tong subscribe. So ayan, ito yung ginawa ko kanina. Then may nakita kayong banner. Ay, nawala. Done. Then ba tayo maglagay? Upload. Wala, maglalagay tayo dito ng ito. So yun, guys, then done natin. So yan, so ayun, nakikita nyo na ilagay ko dito video watermark. So meron siyang tatlong option, guys: display time, and ito yung end of video, custom start time, pangatlo, entire video. So sa end of video, ito yung last ano mo, sa last video mo na makikita. Dun mo siya makikita pag naglagay kayo itong end of video. Sa last video mo makikita siya. So ito naman yung pangalawa, custom start time. Ito naman yung maglalagay ka ng time kung saan mo siya, kung saan siya lalabas sa video mo. Nalagay kayo ng time. Dito naman sa entire video, ito yung entire video na simula ng video mo hanggang pagtapos ng video mo ay lalabas, ay magpapakita lang talaga siya yung video watermark mo. So sa akin, naka entire video siya. So ayan. So, ayun, guys, nakagawa na tayo. Huwag niyo kalimutan itong
i-publish. I-click mo lang itong i-publish nyo. Wala yung signal ko kaya na gano'n. So, ayan, nakapublish na siya. So, tingnan natin kung makikita natin yung nilagay natin ano. So, yun guys, nakikita nyo yun sa aking video. Yung nilagay natin. Ayan. So, nakikita naman sa doon. So, ayan guys, nakikita naman siya dito. Ayan. So, ayan guys, hanggang dito na lang at sana may natutunan kayong araw na to. Yun lang guys, no, kung paano siya gawin at paano siya ilagay dun sa branding watermark na ating videos. So, kung gusto na gustuhan mo itong video sa to at palike na lang and click subscribe and click na yung notification bell para ma-update ka pa dun sa mga videos ko na na-upload. So, ingat mo tayo guys. Maraming salamat! Hello! Thanks for watching!